welcome back sa ating channel. If you're new here, welcome. This is Ms. Johan, your plant enthusiast. So, meron ba kayong mga alagang peperomia watermelon? Kagaya nitong nasa harap. Now, if you have questions regarding sa care tips nila, ay tune in na sa video nito. Pagkat ngayon ay pag-uusapan natin ang pangangalaga sa mga peperomia watermelon natin. So, ang watermelon peperomia is from peperomia genus na ang pangalan ay Peperomia argyrea. So, tinatawag siyang Peperomia watermelon kasi ang hitsura ng dahon niya ay katulad ng watermelon na prutas. So, ang mga Peperomia watermelon ay native from South America. So, usually they grow 6 inches to 12 inches na tall. At sometimes kung naalagaan ng maigi o mas mataba ang lupa nila sa kanila ay lumalaki lalo ang leaves ng mga Peperomia watermelon. Ang mga Peperomia watermelon ay very easy to grow plants, kaya ito ay isa sa mga nire-recommendang plants para sa mga beginner na mga plantitos at plantitas. Pero kapag hindi naman naalagaan ng mabuti, ay nalalanta naman ang mga Peperomia natin. So, una natin pag-usapan ang lighting para sa mga Peperomia watermelon natin. So, kung nilalagay ninyo ito sa loob ng inyong bahay, ay mainam siya na bright room pero indirect sunlight. Nagta-thrive sila sa ganun. But usually, ang mga Peperomia watermelon ay talagang lumalaki sila when we mimic the foresty environment. So, kaya sila lumalago. So, as much as possible, ay ganoong environment ang i-provide nyo sa kanila. Yaong foresty, yung napapalibutan siya ng iba pang malalaking mga halaman o di kaya yung mga kahoy. Kasi gusto nila yon. So, sa watering naman ang mga Peperomia ninyo ay do not overwater them. So, the technique to that is lagay nyo, i-dip nyo ang finger nyo sa lupa, at kung may natirang lupa sa inyong mga finger, ay that means to say that moist pa ang lupa niya. But kung wala na, that means dry na po siya. So, bawal ang overwater sa Peperomia watermelon niyo kasi nag-wilt po siya. Kasi matubig po siya ang Peperomia. So, para sa soil mix naman po nito ang Peperomia watermelon natin, ay very common soil mix naman po. We have common your garden soil. Mas mainam po na damihan ninyo ang cocopeat kasi ganyan ang gusto nila. And then, kung may mud press kayo, mainam din. Tsaka rice hull. Wala naman siya ka-arte-arte, but pinaka-ano talaga siya kaya is marami siyang cocoa cubes or cocoa peat kasi yun ang nagugustuhan ng mga watermelon peperomia natin. So, para naman sa pagre-repot sa mga watermelon peperomia ay you need to repot them 3 years after kasi dumayabong na siya, and kapag marami na siya sa isang pot ay kailangan na niyang i-repot. Kailangan niyang i-repot upang magkaroon naman siya ng mas malawakang ugat kung ilalagay natin siya sa mas malaking pot. So, usually nasa 3 years ang pagre-repot sa kanya kasi slow growing yun naman itong mga peperomia, but the right soil ay nakakapag yumayabong siya ng mabuti. So, kung naglalagay naman kayo ng mga fertilizer like Osmocote or itong mga iba pang fertilizer na ginagawa ninyo, ay pwede nyo siyang ilagyan ng fertilizer once every 2 to 4 weeks. So, para naman sa humidity na watermelon peperomia natin is average humidity lamang po ang pwede sa kanya. But if there is a need to mist them, ay pwede nyo pong i-mist ang mga dahon nila. So, kailangan mayroong good air circulation sa environment na pinaglagyan ng inyong Peperomia watermelon. Alam nyo guys, ang itong watermelon namin is nagmula lang to sa isang plant lang talaga, tapos pinopagate namin through leaves. Kaya isa sa mga pamamaraan ng pagpropagate sa Peperomia watermelon ninyo ay through leaves. Kaya dumami siya. Dumami na siya. So, isa lang. Kumuha lang kayo ng isang leaf. Either ilagay nyo sa tubig ang may stem, or else ang purong leaves lamang tsaka ilagay nyo sa lupa ng soil mix na ginawa ninyo. At dumadami na siya pag ganoon. Again, for propagation is by leaves, isa sa mga pamaraan is, pero kung marami naman kayong mga baby plants na nasa loob ng peperomia ninyo, ay pwedeng-pwede naman yun. Pero the easiest one at pinaka mainam is itong leaves propagation ng ating Peperomia watermelon. So, naway may nakuha kayong impormasyon mula sa vlog na ito. At kung meron pa kayong ibang tips tungkol sa pagpaparami at pagpapalaki ng mga Peperomia watermelon, ay i-comment nyo on the comment section below. So, if you haven't subscribed to my channel, please consider subscribing at sama nyo na rin ang like at share button para makita naman ito na yung mga friend. For now, this has been Ms. John saying forever and always,
flaunt your own happiness. Goodbye and God bless. Stay safe. Hello.